everyone! Welcome back to my YouTube channel, mga alahera, mga alahero, or may mga planong maging reseller ng ginto, o mga taong gusto lang makakita ng ginto, abay, welcome na welcome ka dito sa channel ko. Again, it's me, Crazy Tess. So, kumusta kayong lahat? I hope you're safe and you're fine. Talaga namang in ang paggamit ngayon or pagbili ng mga alahas, guys, no? Ng mga alahas na ginto. Kasi nga naman, kapag meron kang emergency, dalhin mo lang yan sa pinakamalapit na pawn shop at magiging cash na agad. Kung isa kang reseller or gusto mo maging reseller ng mga ginto, ito yung mga tips o mga dapat mong malaman kung gusto mong magtinda ng mga alahas na ginto. Okay, ang una, guys, ay dapat look for supplier, yung pinakamurang supplier. So, ayan. Medyo challenging ito, guys, yung paghahanap ng supplier. Kasi itong supplier, dapat yung legit. Okay? Maingay, kasi along the highway lang kami. So, ayan. Legit supplier dapat yung mahanap ninyo. At syempre, yung mura-mura, yung per gram. Kasi, kapag alam nyo naman na ngayon, no, naglipa na yung mga scammer. So, yung guess ko, so paano nga ba kayo makakahanap, no, ng supplier ng ginto? So, maghanap kayo dun sa Facebook. I-type nyo lang, guys, yung Ongpin Supplier. Ongpin Supplier. Marami na dun lalabas na mga business page na puro ginto yung kanilang mga tinda. So, ayan. Itong mga supplier na to, guys, ang tawag sa kanila ay mga runners. So, ayan. Mga runners. Ang daming tinda ng mga to. So, pwede kayong mamili. Basta yun nga, sabi ko, siguraduhin nyo na legit yung shop na makakatransact ninyo. Kung talagang may duda kayo, guys, hindi naman siguro masama na humingi kayo ng proof of shipping, yung latest na proof of shipping nila. And then, syempre, para hindi sila ma-offend, kasi nakaka-offend kasi, guys, pag ganito. Ano yun? Pahingi nga ng katunayan na nagtitinda kayo ng ginto. So, wag naman ganun. So, sabihin nyo in a nice way na para lang mapanatag yung kalooban ninyo na magpadala ng payment, ng mga ganito, ganyan. E baka naman po pwedeng makahingi ako ng proof of shipping, ng inyong mga permit, or et cetera, na nagpapatunay, ano, na legit nga yung shop na iyon. Regarding sa mga shop na legit, so pwede nyong i-check yung description box mamaya. Marami na akong nabilhan sa Ongpin, so legit naman sila, okay naman. Pero of course, nasa sa inyo yan, guys, kung sino yung pipiliin nyo. So hindi ako magre-recommend dito. Nagbibigay lang ako ng idea kung saan kayo pwede. And next naman, guys, na dapat ninyong gawin maliban sa paghahanap ng supplier, okay? Number 2, know your business, or alamin ninyo kung ano yung mga ititinda ninyo. Okay, so ayan. Alamin ninyo yung tungkol sa ititinda ninyo. So ayan, merong iba't ibang klase ng alahas. So meron yung 18K, merong 14K, 21K, 10K, 22K. So marami yan. So dapat alam ninyo yun, guys. Alam ninyo yung, or alam nyo kung paano magbasa ng hallmark. So ayan. Mami, i-share ko sa inyo dito yung mga codes na nakalagay dun sa kanilang mga hallmark para malaman ninyo kung anong yung purity ng alahas ay 14K ba, 18K, 21K. Dapat marunong ka rin mag-copy-paste at mag-post. Marunong kang mag-copy-paste at mag-post ng mga nakopya mong mga picture ng alahas. So, ayan. Saan mo ito ipopost? Saan nga ba natin ito ipopost? Ipost natin ito sa ating Facebook account, or pwede tayong gumawa ng Instagram account na business page din, or pwede tayong gumawa ng Facebook page na business page din. So, ayan, guys. Alam nyo kasi ang pagkakaiba ng business page at saka yung Facebook page lang. Yung pag business page kasi ito, makikita mo kung ilan yung mga taong nakakakita dun sa post mo. Makikita ninyo kung ilang tao yung magre-react or yung parang interesado dun sa post mo. Hindi tulad kapag Facebook page lang, makita mo lang yung mga nagla-like. Iba kapag business page, makikita mo, maaaral mong mabuti yung kalagayan ng business mo, yung kalagayan ng ipopost mo. Pero kung hindi ka naman marunong gumawa ng business page at Facebook page lang yung kaya mo, or yung Facebook mo lang talaga, Facebook account mo lang, okay lang naman yon. So, nasa sa yon, diskarte mo yon. Kung saan mo siya imamarket yung mga ipopost mo, ano. Dapat, yun nga, mag-discarte ka, mag-copy and paste.
ito yung wag na wag mong gagawin, guys. Wag, kung isa kang reseller at nag-copy-paste ka ng mga pictures, ganito, ganyan, wag na wag mong isa-share yung mismong post ni supplier. Share yung post ni supplier. Kasi may mga nakikita akong ganun na yung post ni supplier, yun na rin yung post nila. So, hindi pwede yun. So, makikita na ng mga client or ng mga customer kung saan ka kumuha. Ano, kapag nagbenta tayo, mas maganda kung per gram lang. Bakit per gram? Kasi mas mura. So, ayan, mas mura. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng per gram. Ito ay mayroong timbang na 1.8. So, ngayon, so paano mo siya i-compute ng per gram? So, ngayon, ang bentahan, guys, sa online ay 2,800 pesos. So, i-compute mo yun. 1.8 times 2,800 pesos. May lamok. Nakaka-distract. Nakaka-distract yung lamok, guys. Ayan, oh, may daming lamok dito. Okay. So, kung i-compute natin siya ng 2,800 times 1.8, so, ang equivalent ay 5,000 or ang product is 5,040 pesos. So, ngayon, paano ka naman kikita doon? No, paano ka kikita? Hindi ba sa online ngayon, may mga ibang shop? Kasi sa supplier na ito eh, yung 2,800. Pero, ang bentahan ngayon ng mga nagbebenta din ng, or ng mga nag-resell is 2,950 to 3,000. Sabihin na lang natin na nag-fix ka ng 3,000 per gram. Imu-multiply mo ngayon yung 1.8 times 3,000. Ang product nun is 5,400 pesos. So, kung imaminus natin yon sa 5,040 pesos, meron kang income na 360 pesos sa isang item pa lang yun. Ayan. Aliwanag pa, guys. So, imultiply nyo lang yung gramo at saka yung multiplier o yung presyo na bigay ni supplier. Tapos yun na. Yun nyo na makikita yung presyo. Okay. So, maliban, guys, alam nyo na kung paano mag-compute, may supplier na kayo, alam nyo na kung ano yung ibinibenta nyo. So, ang susunod, yung mga tools ninyo sa pagbebenta. Ano nga ba yung mga kailangan nyong pag-investan? Isa, guys, ay ito. Itong weighing scale. Itong weighing scale na to, napaka-importante nito, no? Lalo na kung minsan yung mga items mo ay on hand. On hand. So, yan, guys. Okay, binabili ko lang ito sa Shopee ng 200 plus lang. Basta mura lang to, guys. Ayan, murang-mura lang ito. So, kailangan nyo ito para timbangin yung mga alahas kung i-on hand nyo sila. Kung magiging reseller ka din ng gold, dapat alam mo kung anong ibig sabihin ng mga pinopost mo. So, ayan. Halimbawa na lang nito, guys. Papakita ko sa inyo dito sa side na ito. Halimbawa, nag-post ka nitong kwintas na ito, itong necklace na ito. Meron siyang description. Madalas ito din yung mga nilalagay nila sa mga tag. So, meron siyang description na Saudi Gold, 18K, BSPL or Very Special. And then yung 16 inches daw siya, 0.5 grams daw siya. So, yun yung description. 16 inches yung haba niya. 2.45 grams daw siya at very special Saudi gold 18K. So, ayan. Alam nyo kung anong ibig sabihin ng mga yon kasi tatanungin sa inyo, ay, gano'ng kahaba yung quintas na yan? O, di sabi nyo 16 inches. Ilang grams yan? 2.45. Kaya dapat alam nyo din kung paano basahin yung nakalagay na description or tag doon sa alahas. Ang isa sa pinaka-challenge ng pagiging isang online seller or reseller, guys, ay yung makapag-build ng trust. You need to build trust and relationship with your client. Be kind. So, ayan, tsaga-tsagaan lang talaga, guys, kapag nagbebenta kayo. Kasi ang bibili sa online talagang matanong yan. Ang daming tinatanong, sasabihin pa, baka iscam ako, makama-iscam ako. Eh, paano? Kaya, kailangan mo talaga ng mahabang-mahabang pasensya kung magbebenta ka sa online. Na, so magkano nga ba ang kapital kung gusto mong maging reseller ng gold? Technically, wala. Pwedeng wala, pwedeng meron. Depende sa iyo. Kung ang gusto mo lang talaga is reseller, mag-post lang, pwedeng pwede. Kasi hindi ka naman nagagasto. Pwedeng i-direct
idiretso mo na lang yung pera doon sa ikaw na mismo yung magbabayad nung item, and then sila naman magbabayad sa'yo. Pero siguraduhin mo na payment first. Palaging payment first, kasi dito sa mga supplier na ito, guys, ay payment first policy talaga sila. Kaya nga, katulad ng sabi ko kanina, kailangan nyo i-build yung trust ng client ninyo or ng customer ninyo. Kasi talagang bayad muna bago deliver. Naman ngayon, guys, eto na siya. Aaralin na natin yung mga hallmark. Yung mga hallmark ng mga alahas. So, pinaka-common na nakikita natin dito sa Pilipinas is Chinese gold, Italy gold, Saudi gold, Japan gold. Or ano pa nga ba yung iba? Basta yun, madalas yun talaga yung mga nakikita natin sa merkado. Ang 18K, madalas nating makita, 18K, 14K, 21K, at 24K. Ngayon, eto na siya. Papakita ko sa inyo or isasabihin ko sa inyo yung dito kasi makikita yung different kinds ba or yung purity ng gold. So ayan, kapag 14K, guys, ang binili ninyo, kasi ang 14K mas matibay siya. Ito yung feeling ko pinakamatibay sa lahat. Medyo matigas-tigas kasi to, guys, kasi nga konti lang yung gold, konti lang siya. Nakalagay na hallmark doon sa 14K. Next naman ay itong 18K. Ito yung pinakamarami sigurong buibili talaga is 18K. 18K ay 75% yung gold content niya. Kaya naman, ang hallmark niya is 750. So yan, guys, hindi na ako magpapakita ng mga lahas sa inyo doon sa hallmark kasi mahirap mag-focus. Medyo poor yung quality ng camera ko, guys. Nahirapan siyang mag-focus. So yun, guys, na next naman is 21K. Na yun yung pinaka-favorite kong bilhin, yung 21K. Kasi nga, kung talagang gusto mo ng investment, 21K ang bilhin mo dahil konti lang yung pagitan nila ng 18K. Pero yung sangla ay talagang napakataas. Yan, guys, so ang 21K is 87.5% yung gold content naman niya. At ang kanyang hallmark ay 875. Next naman is itong 24K. Ito yung pinaka-fragile or pinaka-malambot sa lahat ng gold. Kasi pure gold na talaga siya. So, 99.9%, guys, ang gold content ng 24K. Nagsili pa na ngayon yung mga kwintas na mga dainty necklaces na sobrang nipis ng 18K na chain nila, and then meron siyang mga tag nito, mga pendant. So yun, napaka fragile ng mga yun, napaka sensitive, mabilis mayupe or mapigtas. So yun, guys, ang 24K na hallmark naman ng 24K is 999. Guys, no, nasabi ko na yung mga dapat kong nasabi. Sana po natulungan po kayo ng vlog na ito kung gusto nyong magkaroon ng extra income sa mga kababaihan po dyan, lalo na ngayong pandemic. So, wala talaga maraming nawala ng trabaho. Gusto ko lang po sanang magpasalamat bago matapos po ang video na ito. Gusto ko pong magpasalamat galing po sa aking puso. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe at sa mga matyaga pong nanonood dito sa aking YouTube channel. Kaya kung bago ka lang po dito, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell. Maraming salamat po kung gagawin nyo iyon. I-like nyo rin po ang aking video kung nagustuhan ninyo. Sana po, ulitin ko, nakatulong po sa inyo ang video na ito. So that's all for today, guys. Kita-kita tayo sa susunod kong video. Bye!